Okay, ayokong maging messenger ng bad news. Okay, may bagong lumabas at pinag-uusapan. Magpasalamat nga tayo kay Aling Yu kasi siya yung nag-produce at nagbibigay sa atin itong bagong balita. At maapektuhan, lalong-lalo na ikaw. Ikaw na merong open cases, ikaw yung punteriya nito at saka yung mga gumagawa ng kalokohan sa paggamit ng BIR forms. O, pakikita ko sa inyo. Ang topic natin ay open cases versus RPS. Sir, ano ba yung RPS? Paliliwanag ko sa inyo, ano epekto niya? Napakabigat ng epekto niyang RPS na yan sa mga taxpayer ng Pilipinas. Siguro, napanood na siguro ng BIR yung ating video. At ito yung response nila paano hulihin yung may mga open cases. Kung may mga open cases ka, ito ay para sa iyo. Tapusin mo at ipagsabi mo na mayroong problema yung may mga taong open cases. Very important to, very important. So, ang inirelease ng BIR na very important, itong RMO, hindi pala RMO, sorry, Revenue Memorandum Circular, RMC, 7-2023. Pwede nyo yung puntahan sa BIR website para makita ho ninyo yung kabuuan. Ang ibig sabihin ng RPS assessment, ayan, RPS, Return Processing System Assessment. Ibig lang hong sabihin sa madaling salita at madaling maintindihan, galing sa computer yung assessment. Anong ibig sabihin ng galing sa computer? Tumingin yung revenue officer, ginamit yung computer, katulad nito, nagpipipindot sa computer, tapos lumabas sa computer ng BIR, may open cases ka. Or, nag-file ka ng late. Okay? Ang due date is December 5. Ayan, nag-file ka ng December 6. Okay, di, late yun. Yun yung mga hinuhuli, maliwanag na binabanggit dito, na de-detect na raw ng system ng BIR yung tatlong situation. Yung tax return which were filed late but no corresponding penalty, hindi ka nagbayad ng penalty. Nag-file ka ng return declared but no corresponding payment ng binayaran mo. A tax return filed with due date but the system detected was only partial. Okay. So may mga sistema ang BIR na mahuhuli na itong mga ganitong klase ng return. Baka yung return mo ay katulad nito, mag-ingat ka, napakibigat ng penalty. So, kahabulin ka, sabi, tinatanong sa akin ni Alinyo, pag meron kayong problema sa tax, puntahan nyo si Alinyo, ha? Sabi ganon, yaan ay huhulihin na namin. Hindi na namin kailangan mag-issue ng letter of authority para hulihin itong mga taxpayer na may violation na ganito. Very, very specific yung violation eh. So, tama ba ang BIR na kailangan wala ng letter of authority? Tama. Kasi, nag-file yung taxpayer. Nag-file yung taxpayer. Pag nag-file ang taxpayer, ito ho yung sinasabi ng taxpayer. For example, ito hong BIR form na to. Sa baba niyan, pag pumirma kayo o meron kayong consent, pipirma ka dyan, pag pinirmahan mo yan, nakasulat mo rito under the penalty of perjury. At yan ay tama na ginawa nyo. Yan, ito mismo. Yan. Hindi na kailangan ng BIR ng another information because ikaw na mismo ang nagsasabi na tama yung ginawa mo. Di patutunayan mo na mali yung ginawa mo ngayon para makaligtas ka sa kamay na bakal ng BIR. Delikado yon. Pag sinabi mo yes, kumang-ayon ka sa ginawa ng BIR, bayad ka. Pag sinabi mong mali ka, yung ginawa mong i-file mong BIR return, definitely, kasuhan ka ng perjury, pakulong ka ng BIR. So, masama yon. Dalawang masamang bagay na mangyayari sa'yo. Bukod dito, ang nakakatawa rito, gagamitin daw sa'yo ito, specifically yan, RMO 35-2019. Kasama kasi dito yung sinasabi nating open cases, makikita nyo ho yan dito sa RMO 11-2014. Anong ibig sabihin nun, sir? Si Alin Yu ang lahat ng
nagkulay niyan. Alam mo naman si Eileen yun, makulay ang buhay niyan. Masaya buhay niyan. Kaya makulay yan ang kanyang ginagawa. So ano ba yung 35-2019? Anong ibig sabihin nun? Sabi, pag hindi ka kumilos doon sa matatanggap mong RPS assessment, RPS assessment ang sabi dito, ay gagamitin sa'yo yung RMO 35-2019 ito. So pag ginamit sa yun, anong mangyayari? Napakasimple lang, sir. Ito ho yung sinasabi na RMO 35-2019. Ang ibig lang sabihin yan, mga bossing ko, makakatanggap ka ng warrant of garnishment. Pagkatapos, makakatanggap ka rin ng warrant, ayan, of distraint and levy. Dalawang warrants yan. O, ano pagkakaiba ng warrant of distraint and levy? Ayan po yan. At ano pagkakaiba niyan sa warrant of garnishment? Kung may open case ka at binigyan ka ng warrant of garnishment, actually, hindi ka bibigyan. Malalaman mo lang na may warrant of garnishment ka sa bangko mo. So, ibibigay ng BIR yung warrant of garnishment sa bangko mo, yung bangko, tatawagan ka. Hello? Ayan. Bakit, sir? Meron kang warrant of garnishment. Within 30 days, yung pera mo ay ibibigay namin sa BIR kung hindi ka makikipag-coordinate sa BIR. Pwede ko bang withdrawin ngayon yan? Hindi. Naka-freeze na, kaya wala kang mawi-withdraw. Yun ho ang ibig sabihin ng warrant of garnishment. Premise yung pera nyo pero nasa loob pa rin ng bangko at within 30 days, itatransfer yan sa Republic of the Philippines at magiging pera na ng BIR. So, yung pera sa bangko, kinuha ng BIR para ipambayad doon sa RPS assessment. Okay. Ano mangyayari kung kulang yung binayad mo? Okay. Susunod na gagawin ng BIR, sinasabi dito sa kanilang rule, kakasuhan kanila ng tax evasion. Eh, sir, piso lang utang ko eh. Tax evasion. 2 piso na utang ko. Tax evasion. 10 milyon utang ko. Tax evasion. Ang ibig sabihin, kahit magkano utang mo, pwede kang kasuhan ng BIR at gamitin yung kaso mo para takutin o hikayatin, encourage or discourage yung mga taxpayer na magbayad on time. Magandang idea, pero sa iyo, na may open case, pangit, pangit, pangit. Okay. So, ano naman ang ibig sabihin ng warrant of distraint and levy? Yun. Pag may warrant of distraint and levy ka, yung mga asset mo, lupa, account receivable, pati bangko, hindi mo pwedeng galawin without the consent o ibenta without the consent ng BIR. At pag may warrant ka, whether warrant of garnishment or warrant of distraint and levy, okay, yung prescription period to pay the tax may extend ng 10 years. Okay? So, anong recommendation ko sa inyo? Napakasimple lang na recommendation ko sa inyo. So, right now, hindi pa ho masyadong ini-implement ito kasi kare-release lang po nito, mga ka-taxpayer, kung minamahal eh. O, kailan na-release to? January 17. Ayan, oh. So, mainit-init pa yan. So, hindi pa yan nakakarating dun sa pinakamababang empleyado ng BIR. Nasa taas pa yan, pababa. So, baka within this week, nandoon na yan sa collection section o kaya assessment section, inuumpisahan na mag-type ng RPS. So, ano gagawin nyo? Okay, ganito lang kasimple. Yung may mga open cases, ha? Kontakin ninyo yung number ko dyan. Specific number, text ninyo kung gusto nyong magpatulong. Ang unang pagtulong ho ninyo rito, mga ka-taxpayer ko, ipine-peg down ko na para hindi na kayo magkaroon ng problem. 09-0908-880-7568. Hanapin nyo si Len. Yan lang, si Len.
I-text nyo muna, please. Text muna bago kayo makipag-usap kasi busy rin yung Len na yan. Si Len Len. Now, anong gagawin nyo? Kung gusto ninyong i-review yung ginagawa ninyo o i-review yung ginawa sa inyo ng BIR, magbabayad kayo kay Len ng 2,500 for review. Okay. So, from the review, pwede nating pag-aralan paano natin mapapababa yung tax nyo legally, lalo na yung mga open cases. Anong legal na paraan? Pwedeng kayo gagawa, bibili nyo lang sa amin yung template o si Len Len ang gagawa, babayaran nyo si Len Len. In each case of both cases, magbabayad kayo ng professional fee. Ang ginawa ko rito, sir, pinababa ko na para yung mga taong nangangailangan ng tulong ay mapadali ang buhay. Again, huwag nyo nang paabutin sa warrant of garnishment o warrant of distraint and levy ang kaso ho ninyo. Mabilis lang ho yan. Mabilis. Napakabilis. Dahil ang susunod ho niyan ay tax evasion case. Abangan ho nyo yung mga susunod kong video at yung mga taxpayer na nanonood sa akin, ini-invite ko kayo na i-click lang ho yung inyong like button sa Taxpayer Facebook at doon din po sa aking Tax Specialista YouTube, nakikita nyo ngayon dyan, para ho dumami yung makakaalam ng solusyon sa kanilang problema. Kung mas maraming matatalinong Pilipino tayo sa araw na to, gaganda ang buhay natin. Sasaya ang buhay natin. Yun ang purpose natin. So, nag-establish ako, gumagawa ho ako ng libro ngayon. Meron akong libro, yung Preventable Deficiency Building Competence. Puro tungkol sa assessment ho yun. Medyo mahirap nga eh. Next is, gumagawa ako ng libro para sa mga gustong maging tax bookkeeper. Okay, sa website ko, dyan sa taxpayer ko, dinescribe ko yung CPA bookkeeping at saka yung, pakita ko lang nga sa inyo. Eto, to. Dinescribe ko yung CPA bookkeeping at saka yung tax bookkeeping para maintindihan nyo kung anong ibig sabihin. And of course, meron ho tayong mga ino-offer na services tungkol sa NOD, PAN, FLD, FDDA. Ayan. So, mag-o-open up ako sa review lang. Babasahin ko lang. Sasabihin ko sa inyo mga points na pwede nyong gawin at saka mga alternative ninyo. Pero hindi ako gagawa. Review. Second opinion. So, with that, nagpapasalamat po ako sa lahat ng nanood, nakinig at nag-like. See you later. Eh, teka muna, nakalimutan ko. Magkakaroon ako ng tax bookkeeping na libro at magkakaroon din pala ako ng... Ito, ina-invite kita maging franchisee ko. Ayan, mag-franchise kayo sa akin tungkol sa letter of authority and hanggang supina Duces Tecum. Ginagarantee ko sa inyo, kung makakakuha kayo ng kliyente, 40,000 agad ang inyong professional fee. Ako ang partner nyo. Maraming salamat. Mabuhay po tayong mga Pilipino, maging masaya, maging magana, at maging maunlad. Masayang buhay po para sa ating lahat. Peace and happiness be with you for life.